Hello everyone! Thanks for visiting my channel. Ako si Alvin at ito ang Vein and Broom. Bahama, bye baby. Where are we going, kids? Simula pa lang ako mag-vlog. Nag-iisip pa lang ako kung ano bang magandang gamitin ko na gear para sa aking pag-vlog. So nabanggit ko na I'm still considering kung ano bang camera ang gagamitin ko para makapag-produce ng mga decent videos. At iniisip ko rin ano pa ba yung ibang mga gamit, ano pa ba yung mga ibang gadgets and gears na dapat kong bilhin para maging okay yung aking pag-vlog. So isa sa mga iniisip ko ngayon ay yung bumili ng tripod. Meron akong tripod sa bahay na para sa digicam, yung mataas. Yung pinatawag na telescopic ba yun? Parang telescope ang itsura na na-extend ang hawakan. Pero medyo malaki kasi siya eh. Medyo bulky siya kung dadaling ko siya sa mga pupuntahan ko. So, isa sa mga nakita ko na magandang gamitin daw ay yung tinatawag na gorilla pod o yung octopus na tripod. Para you have the benefit of using it as a tripod and at the same time, pwede mo siyang isabit sa kahit na anong lugar. So, kung ikaw ay nasa sanga ng puno, o kung ikaw ay nasa isang masikip na lugar, or wala kang mapagpatungan na maayos, eh, pwede mong siyang isabit lang sa kung saan. So, halimbawa, sa grocery store ka, gusto mong ilagay siya sa may, sa isa sa mga rack ng mga merchandise nila doon, eh, pwedeng-pwede daw yung ganung gorilla pad. So, sa palagay niyo ba, may maganda bang gamitin yun? Comment lang kayo kung meron kayong mga suggestions. At kung may iba kayong mga ginagamit na sa palagay niyo ay nakatulong ng malaki sa inyo, gusto kong malaman ano ba yung mga gamit niyo, baka pwede ko rin siyang matingnan. At para mas madali akong makahanap ng mga gear na pwede kong gamitin, nag-research ako ng ibang mga YouTubers para malaman kung ano ba yung vlogging setup nila. Isa sa mga napanood ko ay si John Enguero. So ang sabi ni John, hindi naman importante kung mamahalin ba yung gear mo. Kahit mamurahin lang yung camera, o kahit na cellphone camera lang ang gamit mo, eh pwede ka na mag-vlog. Pero para mas madali mong ma-set up yung mga gamit mo sa kung saan ka man, eh mas maganda if you have the right gear para sa pag-vlog. So ngayon naman, idea na ako kung ano ba yung mga bibilhin ko na gamit. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin sila bibilhin. So mag-online shopping tayo. Hanapin natin kung available ba yung mga sinabi niya, yung mga suggestions niya na mga vlogging kit. Siguro after some time, kapag magaling na tayong kumuha ng mga eksena, pag mas magaling na tayong mag-edit ng mga videos, pag mas magaling na tayong gumawa ng mga stories, eh mag-upgrade din tayo. We will take our vlogging to the next level. So baka i-consider ko rin na bumili ng mas advanced na camera na point and shoot or maybe DSLR cameras. Pero sa ngayon, dahil sa nagsisimula pa lang tayo, importante eh maging familiar lang muna tayo sa mga basics ng pag-vlog. Pero bago yun, magkakape muna tayo. Okay, so ngayon, andito na tayo sa aking online shopping site. Dahil nandito kami sa Broome, Western Australia, unlike sa Pilipinas na maraming choices like Lazada or Shopee, ang pinaka-practical and pinaka-accessible sa akin ay yung eBay. So andito tayo ngayon. Ang mga bibiling kong gear or vlogging setup ay hango sa mga suggestion again ni John Enguero. Siyempre, siya yung pinapalo ko talaga. Siya yung nag-inspire sa akin para magsimula na sa aking vlog. Napaka-entertaining ng kanyang vlog. Kaya yung mga setup na i-recommend niya, yun ang ating hahanapin ngayon. Una sa mga bagay na ni-recommend niya ay yung gumamit ng flexible na pod or yung gorilla pod. So maghahanap tayo ng gorilla pod. Okay. Ito yung mga lumabas, pero hanapin natin yung pinakamura. Price, postage, lowest first. Ayan. So ito yung pinakamura sa taas. Piliin natin siya. Siguraduhin natin na tama yung size na mabibili natin. Masyadong maliit, masyadong malaki. So siguro medium lang. $13.95. So pwede na siguro to. $13.95. 500 pesos ito. Add natin sa cart. Okay.
Tapos, isa sa mga nirecommend din niya, nung tinatawag na ball head para sa tripod. Kasi itong tripod na ito, eh naka-fix yung screw. So, para maging flexible, kailangan natin ng ball head. Ayan. Ganun din, hanapin natin yung pinakamura ba. Pero sana, yung mas madaling darating sa shipment, yung hindi na galing sa overseas. So, ito mga galing sa China, maghanap tayo ng kung ano yung pinakamura na manggagaling sa Australia. Ayan, ito. Pag bumili ka ng isa, $497 at manggagaling siya sa New South Wales. So, malapit na to. Siguro, ito na lang kukunin natin. So, one, add to cart. Okay. Isa sa mga sinabi rin niya na kailangan or dapat nasa setup mo, yung tinatawag na cellphone holder. Pero hindi na natin kailangan bumili kasi nakabili na ako nito nung nakaraan. Ganito ang itsura niya. Ito. Sa China siya manggagaling. Ayan. $389 o halos $4. Okay. Hintayin na lang natin itong dumating. Isa pang importante na kasama sa setup mo ay yung microphone. Ang nirecommend niya na microphone ay yung Boya MM1 microphone. Ayan. So, hanap din tayo ng pinakamura. 35, 34, 34.86. Okay? Manggagaling siya sa Sydney, New South Wales. So, mura na to. Idagdag na natin to sa cart. So, ito yung Boya MM1. $35. Ayan. Isa pa na kailangan sa ating setup ay yung tinatawag na camera mount or bracket na siyang pagpapatungan ng cellphone, ng microphone at ng iba pang mga gear. Okay. Yung susunod natin na hanapin ay yung tinatawag na bracket, camera bracket na siyang pagpapatungan ng camera, ng microphone at ng ilaw. Search natin kung ano bang pinaka-affordable. Eto. Dito lang siya sa Australia, so hindi natin siya matagal na hihintayin. Tapos, yan. So add natin sa cart. At ang pinakahuli ay yung LED camera lights. So, hanapin natin na yung dito na lang manggagaling sa Australia para hindi na matagal na hihintayin. So, $13.96. Pwede na to. Ayan. Pag bumili ka ng isa, $13.96. So, let's add it to cart. Okay, let's go to our cart para makita natin yung mga binili natin. So, ito yung total niya. $73.44. Plus yung $3.89 na camera holder, halos $77.33. Kumbaga, ang halaga nito sa peso, ang katumbas niya ay 2,800 halos. So, ano sa palagay nyo? Affordable na ba ito? Palagay ko, dahil kaunti lang ang selection at ang choices para sa akin, ito na yung pinaka-affordable para sa akin. So, i-review ko lang to maya-maya, tapos i-bibiling ko na, i-check out ko na. So, i-check lang natin kung kumpleto na ba yung ating mga bibilhin. So, meron tayong tripod, meron tayo ng ball head, meron tayo ng microphone, meron tayo ng camera bracket, meron din tayo ng LED lamp, meron na rin tayong camera cellphone holder na na-deliver na previously, hinihintay na lang natin kasi sa China pa siya manggagaling. So, pwede na natin itong bilhin. Ayan, na-order na natin lahat sila. Hintayin na lang natin silang dumating. At babalitaan ko kayo kapag dumating na yung mga gear na in-order natin para isa-isa nating bubuin.
dito na natatapos ang ating vlog today. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Kung bago kayo dito, welcome and thanks for dropping by. Thanks for visiting my channel. If you find this video useful, please hit like and subscribe and comment lang kayo kung ano mang mga natutunan nyo, ano mang gusto nyo sabihin tungkol sa video natin ngayon. Sa inyo lahat na patuloy na nanonood, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, abangan nyo yung mga susunod nating videos na sana ay makatulong din sa inyo. Thank you very much and goodbye. Where are we going? Bye, 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 bye.